皆さん、おはよう。Magandang umaga po. Ito po ang unang balita na mag-usap tayo by Miki Osawa. Lalaki huli sa paghulog sa dalawang katao sa train platform. Kawasaki City. Ayon sa news na ito, isang lalaki age 32 years old ang hinuli sa charge na attempted murder matapos na itulak at ihulog ang dalawang lalaki sa naghihintay na train. Nangyari ang insidente noong May 15, ganap 7 a.m. sa JR Naburito Station kung saan tumatakbo ang mga train sa JR Nambu Line. Ang lalaking hinulog niya ay parehong mga otona na din. Agad naman silang nasagip at nagtamo lang ng light injury sa pagkahulog nila. Buti na lamang daw ay walang paparating na train na mangyari ang insidente. Ayon sa JR East, 3 to 4 minutes ang arrival ng train sa nasabing train station at sa mga oras na yon. Sinisiyasat sa ngayon ng mga polis kung ano ang naging motibo ng lalaki sa ginawa niya. At yan po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibay ng puso upang ikaw ay di maging kawala. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay malulatas kapag nag-usap tayo. Huwag kang susuko sa bawat laban. Dito kami hindi ka iiwan. Balita na mag-usap tayo, baby ko asawa. Kamag-anak na film na namatay matapos ma-aspiration ng mga pulis. Pakipagsundo ng kaso. New York, ang konseho ng lungsod ng Antioch noong Martes ay nagkakaisang bumoto upang ayusin ang isang kaso na inihain ng pamilya ng veteranong Filipino-American Navy na si Angelo Quinto na namatay noong December 2020 kasunod ng pakikipag-unayan sa mga pulis. Ang $7.5 million settlement ay nagmamarka ng paglutas ng isang pinagtatalunang legal na labanan na humawak sa komunidad sa loob ng maraming taon. Sa kaso ng pamilya Quinto, ginamit umano ng mga opisya ang labis na puwersa sa enkwentro na humantong sa pagkamatay ni Angelo. Sa pagpapasya para sa pag-areglo, binanggit ng mga miyembro ng konseho ang payo ng mga otoridad sa insurance. Kabilang ang Municipal Pooling Authority at California Affiliated Risk Management Authority bilang isang mahalagang salik sa kanilang desisyon. Sinabi nila sa pamamagitan ng pag-aayos ng demanda, iniiwasan ng lungsod ang posibilidad na baliktanin ang malalaking legal na bayarin at mga potensyal na paghahatol na maaaring papaghirap sa pananalapi nito. Habang ilang miyembro ng konseho ay nagpahayag ng pakikiramay para sa pamilya Quinto at kinikilala ang pagiging komplikado ng kaso. Ang iba ay nagbigay diin sa kawalan ng kriminal na maling gawain ng mga sangkot na opisyal na tinutukoy ng mga nakaraang pagsisiyasat. At yan po ang huling balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Chika Talk for Today. Sina Catherine Bernardo, Alden Richards ang kinilala bilang box office king and queen. Kamakailan ay kinoronahan sin Alden Richard at Catherine Bernardo bilang box office king and queen sa Box Office Entertainment Awards para sa kanilang outstanding performances sa blockbuster films. Isa-isang pinarangalan ng dalawa sa awarding ceremony na ginanap sa Henry Lee Irwin Theater sa Ateneo de Manila University noong Linggo, May 12. Nasungkit ni Alden ang prestigiosong Box Office King Award para sa kanyang pagganap sa 2023 romance drama film, Five Breakups and a Romance, kasama si Julia Montes bilang kanyang on-screen partner. Samantala, si Catherine ay tinangha ng Box Office Queen para sa kanyang kahanga-hanga pagganap sa A Very Good Girl, kasama ang international acclaimed actress na si Dolly De Leon. Ang tagumpay na may narkahan ng isang mga milestone para sa kina Richard at Bernardo na dati nang bumihag sa mga namanonood sa record-breaking na pelikula na Hello Love Goodbye noong 2019. Dati nitong hawak ang titulo ng highest-grossing Filipino movie of all the time hanggang sa unang bahagi ng taong ito. Matapos malampasan ng Metro Manila Film Festival 2023 movie na Rewind, ang inaabangang comeback movie ng real-life couple na si Maria Rivera at Ding Dong Dantes. At yan ang ating mga Chika Talk for today.